guys. Welcome to Beef Kitchen, guys. Ito naman po tayo, guys. Magluluto naman po tayo na paanang manok, guys. Ating adubuhin. Ito, guys. Yung inyar ng manok. Patry natin pagluluto, guys, ang paanang manok. Dalawang way ang ulutuin ko ngayon, guys. Adobong, paanang manok, at saka banana cake ulit, guys. Kasi mayroong sinasama ko na rin. Niluto ko na to noong nakaraan. Pero lulutuin ko pa rin. Kasi may nag-order sa akin. Kaya sinasama ko na dito sa aking vlogs, guys. Ito mamaya ihapit ko sa aking customer. Pero ngayon, guys, two ways ang ating gagawin. Adobong paanang manok at saka yung ating banana cake, guys. Yan, guys. Let's go start to cooking, guys. Ngayon ang unahin natin pala ay ang pagsusuti ng ating paanang manok. Kung paano natin gagawin ang ating adobo. Ito, guys, mayroon tayong paanang manok na nilinis ko na. Tinanggalan ko na siya ng mga kuko, yung mga nails niya. Tapos meron tayong suka, soy sauce, konting brown sugar, at gagamit tayo ng water, guys. Tsaka ito ay propaganda lang sa ating adobong manok, guys. Itong habang sili. Gamit tayo ng chicken cube, laurel and black pepper, guys. Yun ang ating ingredients sa ating adobo. Dito muna tayo una sa ating adobo bago tayo pumunta sa pangalawang step. Kaya, guys, unang-una, ito na tayo sa ating kalan. Magluluto na, nakasindi na siya. At maglagay tayo ng bawang sibuyas, katulad ng dati. Pinagsama ko na, ganyan. Dadamihan lang natin ito para maganda yung kanyang protection, guys. Ngayon, may mantika ako rito. Yan. Ipa-brownies lang natin ito, guys. Habang nag-aantay tayo ng pa-brownies natin yung ating bawang at sibuyas, kukunin natin ang ating mga ingredients na iba, guys. Ito, laurel, dilip, at saka chicken cube. Unang-una natin kukunin para isasama na natin sa pagsuti ang ating laurel. Ito, kukunin ko lang ito, guys, para maganda siya tingnan doon, hindi siya mahaba. Pwede naman rin kayong hindi nyo katulad sa akin, pero kukulin. Ako, nasanay ko sa itong pagkukulin, kaya ganyan ang pagkagawa ko. Now, guys, lalo lang natin ito ng ganito. Ganito. Ayan. Ngayon, inululod na natin itong ating finger tips ng chicken. Tapos yung ating black pepper and chicken cube. And guys. Number one, huwag yung kalimut ng suka pag mag-adobo kayo. Yung pala na yan. Tapos, soy sauce. Yan. And kailangan din kayo ng water para hindi masyadong maasim ang inyong adobo. Yan. Luluto, gagamit tayo ng sugar. Yan, guys. Ngayon, guys, hayaan lang natin ito na pumulo at tumuyo siya. Ganito. At ating palambutin sa ating, sa pamagitan ng ating mga spicy na ginawa. Ngayon, tatakipan ko to para lumambot. Mabalikan natin mamaya. At pupunta na naman tayo doon sa ating pangalawang step na banana cake. Yan, maganda yan sa cake. Yan, nilagay ko po sa rake, nagpapawis pa, pero okay lang yan, guys, na brown yung, ano niya, balat niya, yung laman niya, guys, okay naman. Kaya magagamit natin yan, at maganda yan sa cake. Mas maganda pa nga, guys, kung mas may lata ka dito ang gagamitin natin. Mas mabuti yung over ripe talaga siya. Inuulit ko, wala akong oven. Sa ngayon, ang gamit ko noon ay ini-steam ko
Ngayon, ang gamit ko naman ay nasa Happy Call ako magluto. Parang oven style na rin like ang aking gagawin. Kasi yung sa Happy Call, double purpose yun guys. Noon lang, tinatry ko siya magluto sa naka-steam. Pero yun na, ang resulta, medyo matamlay ang kanyang result. Kaya, try ko naman magluto dito sa ating Happy Call. Ayan, nasarap dito. Over, ganito, ganito. Ayan. Ubusin ko na guys kasi sayang overripe na. Wala na ang kakain niyan kaya gawin ko na lang siya ng banana. Para mapakinabangan naman. Durug-durugin lang natin ito guys ng ganito. Hanggang sa makantay yung kanyang pag-mix. Madali na lang siyang durugin kasi overripe na siya. Di tulad ng sabi talaga na ano, matigas, hindi siya gaanong mabango. Pag ginawa natin ang cake, ito mabango na po guys kasi overripe siya. Soda, gagamit na akong baking soda. Yung una kong gawa ng banana cake ay yes lang ang gamit ko. Hindi ako gumagamit ng baking soda at saka baking powder. Ngayon, gagamitan ko na siya ng baking soda, baking powder. Pag 1 teaspoon lang ito guys. Mayroon tayong melted na butter. Yan. Mix-mix lang natin ito dito. Yan guys. Tapos, gagamit tayo ng mantika. Optional po guys, optional. Ayan. I-mix natin yan. One quart or 1/8 na sugar dito sa ating kalahating ano, cornstarch o harina. Para, kasi matamis na pong saging, kaya ang gagamitin natin 1/8 na lang na sugar. Tapos mayroon tayong 2. Halo natin dyan. Now, mag-additional tayo ng vanilla para pampabango sa ating cake yan. Ito, isang kutsara, ubus ko na yan. Kumpleto lang kasi. Now, mayroon tayong melon. Maganda yan. Mayroon siyang bumubuo pang saging para maganda yung kanyang dating.
30 minutes. Tawag natin sa lang sa ating hapon. Isa natin chicken cake. Ayan. Diba? Napakaganda niya. Pero hindi pa tayo nagtatapos dito. Mas maganda ito kung palalambutin natin. At saka yung tinutuyo na talaga yung vanilla sauce, guys. Bago natin siya ang hanggang. Balik natin, guys, pagpakit. Mga 15 minutes pa. Ito, guys, ito na yung lalagay na natin sa atikol yung ating banana cake. Parang oven din kasi ito, guys. Itatakip pa lang natin ito ng ganyan, pero dahan-dahan ang apoy niya. Sigyan na natin. Pwede 75 minutes, guys, bago siya ating hanguin. Ito na, guys, luto na yung ating adobong chicken feet, guys. Ito yun. Tapos, luto na rin yung ating banana cake sa happy cool, guys. Ito yung resulta ng ating banana cake sa happy cool, guys. Napakaganda niya kaysa steam, guys. Yung ginawa ko dati sa steam, medyo white lang ang color niya. Pero ito ngayon, napakaganda talaga ang texture niya. O, tingnan mo sa happy cool. Medyo manipis lang kasi yung gamit natin is manipis mo lang pala kayo yung happy cool. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe to our channel YouTube, guys, and click the bell button para masubaybayan yung lahat ng ating mga upload ng mga video, guys. Thank you.